Sir, may mga few question lang po ako about sa MCAPS. Kami po ang Chile Rides vlogger po, aspiring. So, sir, first question po, ano po ang MCAPS? Ang MCAPS po ay isang samahan ng mga motorcycle riders na handang tumulong po sa mamamayan at sa gobyerno. Ang aim po namin ay makamit natin yung safety ng lahat ng motorcycle, at the same time makamit din natin yung freedom natin, no, sa pamamagitan po ng pagbibigay natin ng mga seminars sa mga motorcycle riders. At tayo rin po ay tumutulong sa ating gobyerno, sa kapulisan. Ito po ay kaakibat po ng commitment po ng bawat members ng MCAPS. So yun po ang yes. Yes sir. Thank you po. Second question sir, bakit niyo po naisipan na buuhin yung itong MCAPS? Marami po akong nakikita, especially po ang mga motorcycle riders na kapos po, no? Hindi ko masasabi naman na walang kaalaman, kundi kapos po sa kaalaman ang mga motorcycle riders pagdating po sa ating mga batas. Ito po yung naging dahilan para gusto kong ibahagi yung ating nalalaman o kaunting kaalaman pagdating po sa mga batas trapiko, sa pagiging safety po ng mga motorcycle riders. Kaya't binuo po namin na, ng iba't ibang mga leaders ang Motorcycle Cups, kasama po ang aming national advisor na si Police Major General Edwin Jose G. Nemenso, na retirado na po ngayon. Dati po siyang director ng PNP ITMS sa Camp Rame. Thank you, sir. Sa third question po, bakit po for free ninyong ibinibigay yung seminars kahit maghagaling pa kayo sa malayong lugar at iba-ibang lugar po ang pinupuntahan nyo para po ma-share yung mga yung kaalaman po ninyo sa batas? Ika nga, sabi ko nga kanina, ito po ay isang advokasya. Commitment po ng mga leaders, hindi lang ng mga leaders, kasi nai-inspired po ako doon sa mga members na patuloy po ang paniniwala po sa atin, patuloy ang pagtangkilik po sa pagiging membro po ng MCAPS, at ito po ay masasabi ko na devotion ko na po sa ating bansa, na maibigay po yung nararapat na kaalaman para sa mga motorcycle riders at sa mga drivers. Sir, last question po. Ano po ang message ninyo po para sa mga riders, sa mga pasaway na riders at sa mga nasunod sa batas na riders? Ayun, ang message natin, no? Lagi ko pong sinasabi na ang safety po, hindi po kailangan maging eksperto ka, no? Marami pong nag-aakala na kailangan magpakadalawasa sa pagmumotor, at nawawalan po sila ng dumarating po yung sobrang confidence natin sa pagmumotor, at ito po ay minsan nagiging dahilan ng disgrasya, yung pagkawalan ng confidence, sobrang confidence po natin, ano. So sa mga may sumusunod naman po sa batas, nagpapasalamat po tayo na yung mga MCAPS po natin, na kahit na ganito lang, simple tayo, pero pinipilit natin na, alam niyo po, yung pagsunod sa batas simpleng bagay na nakakatulong sa gobyerno. Bakit? Ang lahat po ng MCAPS, masasabi kong lahat ay nakarehistrado ang motorsiklo. Hindi po tayo pumapayag na ang rehistro nila magme-member sila rito na hindi rehistrado ang motor. At hindi rin ho tayo tumatanggap ng aplikante sa MCAPS na wala hong lisensya. So sa ganitong simpleng na ini-encourage natin na ang lahat ng member po ng MCAPS ay kumuha ng driver's license para magkaroon
upang maging sila ay maging member ng MCAPS. Yun po ang isa sa mga masasabi ko na simpleng bagay na pagtulong po natin sa gobyerno, lalong-lalo na sa LTO. Maraming Riders Club gustong magtayo ng mga club or maraming grupo na nagtayo, naka-affiliated sa LTO, naka-affiliated sa PNP at affiliated sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero maganda yung intention. Makatulong, sabi, no? Makatulong. Pero in their personal intention is pag sila yung gagawa ng mali, yung members ng Riders Club, ay hindi, member kasi yan ng ano eh. Halimbawa, member ng MCAPS yan. Ah, hindi mahuhuli yan kasi kaibigan nila yung pulis. Ito po yung nililinis na natin sa hanay natin ng mga NGO. Nagiging sandalan na lang yung mga grupo. Di ba? Eh, tayo, sigaw kayo ng sigaw sa Facebook. Gusto na namin ng pagbabago. Oh, nabago ang presidente. May nabago ba? Ikaw, sir, tatanungin ko, may nabago ba sa sistema ng mga rider? Araw-araw pa rin may namamatay sa motorsiklo. Tama ba? Araw-araw pa rin merong riders na hindi naman nag-helmet. May nabago ba doon? Oh, diba? So, nakanino po ang pagbabago? Nasa gobyerno o nasa taong bayan? Nasa taong bayan, nasa atin. Dahil kung gusto talaga natin ang pagbabago, tayo mismo yung magbabago. Hindi tayo babaguhin ng gobyerno. Kung talagang gusto nyo ng magbabago. No? Since, ito na po, tama po, sir, pag may nagtatanong, sir, pag meron ba kaming ID ng MCAPS, hindi na kami mahuhuli. Opo. Totoo po na hindi na po kayo mahuhuli. Bakit ka pa mahuhuli? Eh, tinuro ko na sa'yo yung tama. Bakit ka pa mahuhuli kung tinuro ko na sa'yo yung dapat ng rules and regulation? Eh, sir, sabi mo, tatawag ka sa'kin. Sir, eh, nahuli pa rin ako eh. Bakit? Ano bang ginawa mo? Eh sir, wala akong helmet. Akala ko, kakampi natin ang pulis. Mali. Inilalagay mo lang ang sa kahihiyan ang ating pangalan. Tama ba? Ito na po yung puputulin natin. Huwag tayong maraming nagtanong. Sino yung mga nasa GC? Sir, anong pakinabang ko sa MCAPS? May nagsabi, pag ba kami nag-MCAPS, hindi na kami mahuhuli. Pag may ID ba kami, eh, ano? Sir, huwag tayo doon sa ID walang kwenta yung ID. Dahil kapag huli ka pa rin. Di ba? Kasi ako naman yung antakas. Tama o hindi? Yung tao ang nagkakasa, hindi yung grupo. Ba't hindi kita, anong pakialam ko niya sa mga nakasulat dyan? Oh. So, kaya lang tayo may mga ID just to identify that we are a member. Hindi ba maganda kung makita tayo sa checkpoint, ba, kompleto gear to ah. Tapos, nandun yung ID mo. Oo, ipag malaki mo na nandun yung ID mo sa lisensya, wala kong mano. Pero, kompletuhin mo. Meron kang lisensya. Meron kang registro. Naka-helmet ka. Baka sabihin sa'yo ng polis, aba, ito ang membro ng MCAPS. Bakit? Eh, kumpleto eh. Walang mabubutas. Di ba? Eh, kisa naman na tagtag ka na ng violation, papakita mo pa yung ID mo. Sir, member naman ako nito ah. Magkabaro naman tayo pa. Hindi natin magkabaro. Ayan ang mga kapulisan. Baka itanggi tayo ng kapulisan. Tama ba, sir? O sasabihin, magkabaro tayo, eh ako nag-helmet, yung pulis nag-helmet. Halimbawa, eh kayo hindi pa nga kayo pulis, hindi na kayo nag-helmet, hindi lalo na pag naging pulis.
Tama ba? So, ito yung mga bagay na isusubo ko po ngayon sa inyo lahat in regards po sa traffic rules and regulations. Babalansin po natin ang gobyerno, ang karapatan ng gobyerno, at ang karapatan ninyo bilang riders. So, dito ho, mababalansin po natin kung ano ho yung mga karapatan natin. At malalaman din ha natin kung paano natin matutulungan yung gobyerno at yung mamamayan. Okay, so we are coordinated with the national government agency, with the LTO. Ako po ay 5 years in LTO na nag-servisyo way back 2008 hanggang 2013. Next. And tayo po ay coordinated with the Philippine National Police, headed by our national advisor, Edwin Jose G. Nemenso. Sir, isa pa, para makita yung picture. Ayan. Ito po si General Nemenso, or si Police Major General Nemenso. Kung hindi niyo po na kung natatandaan po ninyo, nung maging city ang Naga, siya po ang kauna-unahang naging chief or naging city director ng Naga City. Baka may sumunod lang po at sabihin po yung inyong pangalan, ano? Ako si Nahinirang itinalaga sa katungkulan bilang miyembro ng Motorcycle Community Organization for Peace and Security Incorporated ay taimtim na nanunumpa, natutuparin kong buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin na aking kasalukuyang katungkulan at iba pang patakaran nito na aking gagampanan sa ilalim ng batas na pinaiiral sa loob ng samahan. Aking itataguyod at ipagtatanggol ang konstitusyon ng Motorcycle Cops Incorporated. Natunay na mananalig at tatalima ako na susundin ko ang patakaran at mga batas at kautusan legal at kusa kong babalikatin ang mga pananagutan ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasiyanawa ako ng Diyos. Okay. Maraming salamat. Pagsipupo ulit tayo. Ngayon po, kayo po ay official na member na po ng MCAS. At bago po yan ay... Ako po si Mr. Romel Garcia Poblador, National Chairman and Founder po ng MCAS.